Treasure Hunter na walang asinso vlog. Nakakita kami ng konkrito sa may dalong. Nakakita kami ng konkrito sa may galong. Agad naming minasak dahil ito daw ay gawang hapon. Magandang araw po sa ating lahat mga katiits, lalong-lalo na sa mga nagpadala ng video na to. Ang video pong ito mga katiits ay galing po sa katiits natin na si Bro Jake. Bro Jake, maraming salamat dito sa video na pinadala mo, Bro Jake. Ito po ay uri ng mga upal, mga katits. Sa totoo lang mga katits, marami po talagang klase ng upal. Pero meron din po mga ganitong uri ng mga bato na sinasabi talaga natin na nandoon sa mga parlor, yung mga spa. Ayun po mga katits. Ito pong napapanood ninyo mga katits ay isa pong uri ng quartz. Kasama po din daw ito doon sa mga upal na nakuha talaga nila. Iba't iba po uri ng mga quartz mga katiits. Meron po mga quartz talaga na makukuha lang talaga natin dito sa Pilipinas na tawag nitong nasa mga mining. Ayun, tinatawag nilang snowbear. Meron din naman mga quartz mga katiits na may economic value din. Ayun po yan sa source natin. Pag-uusapan po natin ngayon mga katiits, ito po mga bato na pinadala ni Bro Jake sa atin. Ito po raw mga katiits, sabi nila ito yung mga tinatawag nilang upal na mumurahin lang talaga. Mga katiits, makakabili ka lang po ng upal talaga na nasa mga $2 or $3. Meron nga mga katits dito na sinasabi talaga sa atin na binibinta. Yun po mga katits per kilo po. Magkano po? 2,000 per kilo na upal. Yun po yung sabi sa source natin. Pero hindi po natin yung napuntahan mga katits. Ito naman pong ito mga katits ay isa rin ito sa mga bato na nakuha ng katits natin na si Bro Jake. Si Bro Jake po mga katits ay isa pong bihasa talaga sa pagiging treasure hunting. Kaya nga gusto ko talagang ma-meet yung mga ganitong uri ng tao. Kasi marami pong may tutulong sa atin yun. Marami pong mga kaalaman na may share siya sa atin. Bro Jake, maraming salamat dito sa mga video mo Bro Jake. Lalong-lalo na dito sa mga pinadala mo sa atin. Sana Bro Jake, mag-meet tayo next na kapag ka-uwi ka dito sa Pinas. Mapasyal ka dito sa Davao, Bro Jake. Ayun po yung sinala po yung bato na yun sa init. Tapos dito naman sa malamig, nilagyan ng yelo. Tignan mo yung yelo mga katits. Ayun. Aywan ko nga ba kung ang batong ito o ang metal na ito ay isang uri ng platinum. Wala po akong idea nito mga katits. Pero kanina nung sinubok siya sa init talaga, yung sitilin, nagkuhan siya. Mayroon siyang tinatawag na reaksyon. Kung sa platinum pa talaga ito, kapag siya sinala mo ito sa mainit na bagay talaga sa mga sitilin, baliwala lang sa kanya, makakalaban yung platinum. Pero dito, kung sinala naman siya sa yelo, yun mga katiits, madali lang po matunaw yung yelo. Isa rin po ito sa karakteristik ng tinatawag nating platinum. Pero wala po tayong idea mga katiits kung platinum ba talaga ito. Unless kung na paasay talaga natin ito mga katiits. Yun.
Kung dito lang ito sa Davao, eh, meron tayong maipakita talaga dito sa eksperto. At tapos sila na yung magsabi sa atin kung anong uri ng metal ito. Nakuha. Kasi nga, alam natin lahat mga ka-TH na yung talagang mga Hapon, eh, marami talagang mga bagay na iniwan dito sa bansa natin. Ayun nga lang yung iba, wala tayong mga idea kung anong uri ng mga metal meron yun at saka anong mga kagamitan. Ayun, ayun sa atin lang kasi is gold lang yung pagkakaalam natin at saka mga diamante. Sa mga ganitong usapin, wala na po tayo mga idea. Kaya nga po mga ka-TH, kailangan talaga natin ipasuri kung may mga ganito. Ayun nga naman, kung may alam ka talaga, pwede naman ikaw yung magsuri. Pagkatapos talaga, kung sure ka na sa sinuri mo, pwede mo nang dalhin doon. Bahala ka na kung magbayad ka talaga. Basta umabot sa atin ka-TH, galing sa source natin, pinakamababa na talaga na babayaran mo kapag ikaw ay nagpaasay, nasa mga 7,000 ayon po mga ka-TH. Pero sulit naman po mga ka-TH kung yun talagang pinaasay mo, kuhan talaga, tawag nitong positive o yung sinasabi talaga natin may economic value. Pero kung yung pinaasay mo mga ka-TH, wala talaga, sayang lang yung pera na binayad mo mga ka-TH kasi wala talaga, hindi na yun ibabalik sa'yo. Ayun yung mahirap. Tignan mo. Yung magnet nilagay, doon, nag-magnet siya. Pero kapag nilagay dito sa metal na nakuha nila, natagpuan nila, bro, Jig, wala. Maliwala lang yung buwan niya. Mga gintong nakabarita at diamanteng makikita. Walang laman ang bulsa, bawat isa walang pera. Pati sa pag-uwi sa sasakyan makikisingit pa. Kahit wala akong makain, pangarap di mabibitin. Sa trabaho tuloy pa rin pagkat gustong maging millionaire. Kahit mahulugan pa ng bato o lalaki pati itlog ko, di susuko sa trabaho, makakakuha rin ako. Trivia na rin mga ka-TH, hindi lang po ito yung pinakita talaga, pinasilip sa atin ni Bro Jig na nakuha nila. Marami pa talaga mga ka-TH. Kaya nga bilib ako sa mga ganitong uri ng mga ka-TH talaga kasi sila mismo talaga yung pupunta at titingin doon sa mga bagay-bagay talaga yung mga nakuha talagang kayamanan. Tapos sila na rin yung nakikipag-transaksyon doon sa buyer. May mga buyer side sila, international man o local. Maraming salamat guys sa panonood nito. Lalong-lalong na dito sa mga video natin. Ito pong kuha natin ngayon, ito pong bato na to, hindi po kumbinsido. Yun pong sabi ni Bro Jig sa akin kasi nga raw ito, para daw analyzer lang. Yun po mga ka-TH. Parang may liwanag, binigyan siya ng liwanag ng laser. Meron kasi yung mga ganun, mga scam-scam. Kaya sinabi na sa akin, Bro Jig to, nakuha daw niya at natagpuan doon niya ang video na to. Tapos yung pinuntahan daw niya, hindi na nagpakita. Pinasilip lang daw sa kanya, binigay sa kanya yung video. Tapos to, wala na. Kaya yun yung sinabi niya sa akin. Sa mga ganitong uri na sinasabi talaga nila, yung iba talaga nito walang patuturan. Kasi yung iba nito gaya nito mabibili mo lang ito sa Shopee. Tawag po nito is aluminous tool. Ayun po. Mura lang po ito, nasa mga 300 to 400 po yung isa nito. Nakakita kami ng konkreto sa may dalong. Agad naming minasak dahil ito daw ay gawang Hapon. Karakteristik po ng aluminous stone mga ka-TH ay kapag ka maliwanag, kinukulong niya po sa kanyang katawan. Ayon po mga ka-TH, kapag ka madilim na, doon na po niya itong ilalabas. Ayon po.
Gaya nung nakita po ninyo sa video mga katiits. Kaya po sinasabi ng iba na ito rin po daw ay trabungko. Ayun. Kasi mamahalin talaga kapag katrabungko yung pag-uusapan ng mga katiits. Pero ito, hindi po tayo kumbinsido na ito ay trabungko. Masasabi lang po natin na ito ay isang aluminum.